Tita Wines. Oh, kumain kami ng gulay ha. Magagalit si Doc Tony sa inyo pag hindi kayo kumain. Ayan, sa mga mahilig kumain ng gulay, itatampok po natin ang ulam. Ngayong Webes, mula sa isang kusinera, mula sa... Abay, wala yung itong Bataan. Orani Bataan. Kahapon Cavite, ngayon Bataan. At ito ang kanyang version ng Lumpiang Sariwa. I like this, Tito Winnie. Alam mo ba, nung unang panahon, Ate Bindi, ako mahilig kumain ng gulay when I was a kid. Ang pagka naglulumpiang sariwa ang nanay ko, yung balat lang at saka sauce ang kinakain ko. Pero nung na-discover ko kung gaano siya kasarap, ay, nako, isa na siya sa mga paborito ko. At pagka meron itong lumpiang sariwa, itong si Josie, all present tayo sa pag-o-order. Ito, pero siya siyempre, kanya-kanyang version yan, diba? Ito naman ang isi-share ng ating kapamilya kusinera for today, si Cha Perelonia. Hello, Cha! Hi, hello po, Ate Win. Hello, Ate Bern. Good morning. Ay, Cha, teka lang. Bakit, meron bang kakaiba sa iyong version ng lumpiang sariwa? Usually po, ma'am, bali yung lumpiang sariwa naman natin is usually pare-pareho naman po talaga yan eh. Napakadali lang pong i-prepare. Pero ma'am, ang para sa akin po kasi, ako po mismo yung gumagawa ng wrapper niya, yung egg wrapper. Ay, no. At nilalagyan, at the same time, ma'am, nilalagyan ko pa po siya ng malunggay para mas maging healthy po. Yung wrapper? Opo. O yung gulay? Yung wrapper po mismo. Oh, habang niluluto ko po siya, ma'am, nilalagyan ko po siya ng malunggay. Oh, galing naman, Ate Binda. Alam mo, sa tagal ko nagluluto, hindi pa ako nakakagawa ng homemade lumpia wrapper. Yes, ma'am, mas healthy po siya. At ganoon din po yung pinaka ano niya, yung gulay. Paano? Madali naman po yung bilhin sa kaisang market, kaso po. Oo. Ginigisa ko po siya na hindi po siya overcook. Oo, totoo yan. Teka, bago yan. Sige, alam naman natin paano lutuin yung gulay. Ano? Yung homemade wrapper, paano ginagawa, Cha? Ayun po, yung wrapper po niyan, ma'am, is siyempre, flour po, flour na may egg. Tapos nilalagyan ko po siya ng oil, konting salt, and then, igigiling ko po yung malunggay. Sasama ko po siya doon. Tapos ipapray ko na po siya sa teflon. Baliga, parang, Ate B, parang gagawa ng crepe. Pero ang problema... Okay, parang ganun po. O kaya lang, parang ganun po. Inattempt ko yan, Cha. Hindi ko makuha yung right consistency. Nagbubutas-butas. Oh, yun po. Dapat po, hindi po siya masyadong malapot, ma'am. Para pagka inilagay niya po siya sa kawali, hindi po siya makapal, manipis lang po siya at very smooth. Okay. So yung flour, kahit na anong klaseng flour? Opo. All purpose flour. Mix niyo lang po siya ng mabuti. Tapos sa isang halimbawa, anong ratio, anong measurement, gaano kadaming flour, arena, gaano kadaming itlog? Ayun po, kasi usually po sa akin, ma'am, yung ginagawa ko po kasi is laging 1 kilo kasi nagpapa-order po kami ng online. Talagang every time po na magpa-order ako niyan, talagang sold out po lagi. Bali sa 1 kilo po na flour, 4 na egg, tapos mga 2 tablespoons na oil, tapos konting salt po. So isang kilo, ilang cups ba yung isang kilo, alam mo ba, Cha? Sa ano mo, sa tasa mo? Mga 6 po, 6 cups. 6 cups, tapos nako, parang wala pang isang itlog kung halimbawa, so pwedeng 2 cups ng arena, tapos isang itlog, tapos isang kutsarang oil para shortening, and then that's it, pansit. Yes po, para di po siya dumikit sa pan. Okay, nako, ikaw ba, Ate B, natakam ka ba? Oo, sobra. Alam mo, ginagawa ko ngayon, Tita Wine, sa habang tayo ay nag-uusap. Ano? Hulaan mo. Hindi ko makain. Hinahanap ko sa Grab kung saan may lumpia fresh. Yes, ito na gusto kong kainin. Oo, talaga. Ay, nako. Naku, pero wait, ikaw ba ay nagbebenta nito? Kasi mukhang professionally made. Oo. Magkano mo binibenta yan kung sakali? Bali sa akin po, 3,400 siya, malaki po siya. Mura ito, mura yun ha. Yes, 3,400. Si Josie 50, manipis. Saan ba makikita ang lumpia mo?
Ay, dito lang Bataan. Po sa Bataan. Ang layo talaga naman. Wala ka bang branch dito sa Manila? Papadala ko po dyan, mami. Inay ko po, baka lugi pa tayo sa ano, sa delivery fee. Kakaloka ka. Mura nga yung lumpia mo pagdating dito. Later on, pagdating dito, cha, hindi na siya lumpiang sariwa. Hindi na fresh. Lumpiang pagoda din siya. Ay, teka, balisa. Isa pa. Lumpiang balisa pagdating na dito. Dahil sa lalo ng pinanggalingan. Ang traffic kaya ang dadaan. Tito Wise, may tanong ka pa? Oo, isa na lang. Kasi isa pa sa nagpapasarap sa lumpiang sariwa, yung paalat, yung sauce, cha. Paano mo ginagawa? Dahil ako po kasi pag yung pinag-isaan ko po ng gulay, ay yung po yung nilalagyan ko ng water. Then, nilalagyan ko po yung sauce ko ng peanut, giniling na peanut. Saka po, dapat mas marami pong bawang para mas malasa, mas masarap. Oh, hindi ko po siya tinitipid sa peanut butter. Yun, naman pala. So, may peanut, mayroon ng lasang mani. Ang sarap. Yes. At marami po dapat garlic. O siya, siguro maraming nanonood sa atin taga Orani Bataan. Ayain mo sila, natikman ang iyong lumpia. Hello guys, check nyo lang po yung Facebook ko, Chacha Perelonia. Order na po kayo guys, lagi po sold out. Talagang nagsisiulit po lahat ng customers ko, wala pong hindi umuulit. Sarap. Nakaya mo, pagka napasyal kami ni Ate B dyan sa Bataan eh, matikman namin ang iyong lumpia with flavor. Okay ka na, Ate B? Oo, okay na ako, Tita Wines. Cha-cha, thank you so much. Sana na-inspire po kayo. Thank you, Cha. Someday, matikman natin yan. Thank you so much. Thank you. Yeah. Love it. Thank you. Nakakatuwa talaga. Cha, thank you. Salamat po. God bless.